Guys, nag-stopover lang kami. So, nag-CR lang ako dyan. So, ito yung view, guys, ng pupuntahan namin. Sobrang taas. Guys, ako pala yung tao na hindi mahiling magplano. So, itong lakad na to, guys, is wala to sa plano at saka Republic Day kasi yung ngayong araw, guys. So, ngayon is na-board naman ako, guys, sa bahay kasi 1 week na ako, guys, hindi nakakalabas. So, akalain mo naman yan, di ba? 1 week pa lang is na-board na. So, whole week kasi last week, guys, is sobrang busy namin. So, Sabad at Linggo is wala din kaming pahinga. So, ngayon is holiday, Friday. So, naisip ko, bigla-bigla lang kaninang umaga. Sabi ko, why not punta ulit ako ng Nandi Hills? Bisitahin ko ulit yung mga kamag-anak ko doon. So, sabi ko sa asawa ko, guys, mga around 11 PM. Sabi ko, parang gusto ko pumunta ng Nandi Hills. O, kalain mo ba naman yan, guys? Parang lang daw. Pero kapag ayaw naman ng asawa ko, guys, is iinit yung ulo ko, guys. So, ngayon, guys, is sabi niya, bakit hindi ka nagplano? Sabi niya ganun, bakit bigla-bigla ka naman? Ako kasi, guys, yung tipo na hindi mahilig talaga magplano in advance. So, kung halimbawa ngayong araw na isipan ko is lalabas at saka gagala, yun, guys, saka ko gagawin. Hindi kasi talaga ako tipong drawing ba. Kasi, minsan kasi, guys, is kapag the more na pinaplanuhan mo, the more naman hindi nagagawa. Kasi, syempre, di ba, may mga susulpot na mga importanteng bagay na gagawin. So, madidelay. Tapos, hindi mo na naman magagawa. Tapos, sasabihin na naman is, next week na lang, ganito na lang. So, yung idea ko na lang, guys, bigla-bigla na lang, guys. So, halimbawa, naisipan ko na mag-travel, no? Or pupunta somewhere. So, that day, kaagad, guys, gustong-gusto ko kaagad umalis. Hindi ko na pinapabukas, guys, kasi halimbawa, kung kinabukasan pa, ayaw ko na, guys, hindi na ako aalis ng bahay. Ganon kabilis yung takbo ng utak ko, guys, at ganon kabilis din yung pagbago ng isip ko kung kailan na gusto ko umalis, alis agad. Kapag ayaw ko na talaga, guys. Hindi ko alam bakit ganun ako. Kasi siguro na bored na ako sa buhay, guys, na puro plano. Kaya yung anong meron naman ako ngayon sa buhay, guys, is wala sa plano. Parang pinag-upaya ko lang talaga, guys, kay God na ganun, yung ganito yung mangyari sa akin. So luckily, nasa tamang tao naman ako, guys, napunta. Hindi naman sa barabara, ay barabara talaga. So ito na nga, guys, yung ating next stop. Guys, nag-stopover lang kami. So nag-CR lang ako dyan. So ito yung view, guys, ng pupuntahan namin. Sobrang taas. Actually, kumain kami dito last year. Itong restaurant na to, guys, naalala ko kasi rainy season yun, guys, nung pumunta kami dito. So ngayon is sunny day na siya, guys. So, pupunta ulit tayo doon. Sa likod. Sa bukid. Sa kamag-anak namin. Ayan. Ang ganda ng view, diba? So, try natin pumunta doon. Kasi sobrang sunny. Ngayon. Magko-close pa naman sila is mga around 6 PM. Siguro mga 3 o'clock na, 3 PM na dito, guys. So, another, na naman tayo, guys, another biyahe. Malapit-lapit na. Yung iba is dito na lang nag-picnic, guys. Oh, dito na lang sila yata kumain. Ayan. Grabe, sobrang bilis nila, guys, oh. Parang pinaglalaruan lang nila. Ako pala, guys, yung tipong nature lover. Hindi ako mahilig, guys, gumala sa city. Hindi ako mahilig gumala sa luxury mall, mag-shopping, pumunta sa casino, kumain sa mga magagandang restaurant. Kung tagbabakasyon talaga, guys, is mas pinipili ko talaga, guys, is puntahan is yung nature. Halimbawa, bukid, forest,
farm. Mga ganun guys yung bet ko. So one time naman guys is nagyaya yung friend ng asawa ko guys na magbakasyon. Pero yung bakasyon na nila guys or yung pupuntahan nila is more on temple. So yung friend ng asawa ko guys is more on religious siguro sila guys. Kaya ganun gusto nila. Pero in shortcut guys, hindi kami sumama or hindi ako sumama, hindi din ako pumayag. Kasi nga, hindi ko nga siya bet guys. So pumunta kami sa isang lugar dito sa India guys. Nag-hiking kami sa bukid na naglakad lang naman kami guys ng 4 to 5 hours. Tapos yung nakaka-distract lang doon guys is makikita mo yung shape na heart na lake nila guys. Yun yung kagandahan doon guys at pinupuntahan ng mga kahit foreigner, American, may nakikita ako na ganun guys. So along this travel guys is sobrang haba pa nito guys. So kung sasakyan mo yung asawa ko guys, huwag ka na magbalak kasi parang mapapaaga kang pumunta sa langit. Kasi sobrang bilis talaga guys ng asawa ko magpatakbo ng sasakyan. So ito naman siya guys, dahan-dahan lang naman siya kung kasama ako. So ngayon guys is ayun lang for today's video. So see you sa aming next na pupuntahan at makikita na natin yung aming target talaga na pupuntahan guys. See you. Bye!